Joiners, and welcome back again. So today I am very excited to share with you to show my small modern kitchen. So ayan, so if you are that person na mahilig sa home improvement, decor, sa DIY, ayan, mga kikay-kikay sa bahay, so this video is for you. At of course, kung ikaw naman yung tipong tao na matipid, mahilig, yung hindi, yung gustong pagandahin yung bahay, pero hindi ganun kalaki ang gastos. So, para sa'yo din ang video na to. At kung ikaw naman ay sooner, gusto mo magpagawa ng kitchen, pero gusto mo yung medyo modern naman yung dating, at least low price, low budget. So, samahan nyo ako, tapusin nyo ang video na to at I'm gonna share with you kung saan ko nabili yung mga gamit dito at syempre kung magkano at kung ano yung mga materials na ginamit namin. So, ayan, let's watch this video and I hope you will like this full video. So, let's go! Tayo dito sa bar counter. So, since kasama siya sa kitchen area, so this counter, ayan, is ito, combination ng white, black, tsaka gray. Ayan, so dito sa pinaka-wall ng counter, white na may pagka-grayish yung tiles. Ayan, na pinalagay ko para bright siya tignan at pinili ko din yung merong texture para cute and merong art kahit dito sa part na to. So ayan, ayan siya. So ayan ito. Ano siya, ganito yung texture niya. Ayan. Ganyan. So, ayan siya. Ganyan bali yung texture niya. So, ayan. Bali, ang bili ko dito is 1,032 ang isang box. So, 6 pieces ang isang ang laman ng isang box. So, nasa 172 yung isa. Nasa 172 yung isa. So, ayan. So, next naman dito sa ating countertop. Ayan, it's color black. Ayan siya, which is dotted white naman siya. So, nasa 138 din yung isang box nito. So, 4 pieces ang laman sa isang box. So, nasa 347 yung isa. So, ayan siya. Ganyan yung texture niya. So, medyo mahal, which is ang kagandahan. Super gloss na siya at magandang klase. Dito sa countertop na kasip na to, gusto ko. Ayan. Diba siya? Ganyan siya. Glossy siya. So, gusto ko kasing mag-invest dito yung sa countertop. Ayan dito, ganun siya. So, ayan. Gusto ko siyang i-invest na medyo mahal. O, di naman siya ganong mahal. So, gusto ko kasi yung good quality kasi para hindi madaling mabasag. As in, pang matagalan na talaga. Ayan siya. Kasi once na pag nagluluto, dito nagtatadtad. So, hindi siya madaling mabasag. Tsaka, yun nga, tip ko lang sa inyo para di kayo mapaulit-ulit sa pagpapagawa. Piliin nyo na yung pinakagusto nyo. So, pag-ipunan kung medyo mahal. So, ayan. Diba? Tsaka at least pagka nagpakabit na walang pagsisisi kasi mas magastos kapag laging ipapaulit kasi nababasag or hindi nyo nagustuhan. So, mas maganda, select the best for your taste na talaga siya. So, ayan. So, dito black siya, yung pinaka-counter ko. Ayan. At kung makikita nyo dito, ayan, ano tawag dito? Parang 45 degree yung tawag nila. Yung bawat gilid ng tiles nito is parang inislant nila. Tapos, yung para pag, yan, ginanto siya, nilapat dito, ganito ang itsura niya. Tapos, ako na ang nag-grout nito kasi ayaw ko ng grout na yung parang paumbok siya. So, ganyan siya. Parang tapyas-tapyas lang yung ginawa ko. So, yan. Ganun lang siya, pati dito. So, wala, hindi na ako naglagay ng tile trim kasi, ano, balang araw kasi pag nag-tile trim, is di ba natatanggal yung tile trim? So, ganito lang yung ginawa ko. So, okay naman siya, so far. So, yan dito naman sa side counter, meron tayong 3 shelves. Ayan, una, ito yung pangalawa, tapos ayun naman yung pangatlo. So, actually, yung design na to, nakuha ko siya sa Pinterest.com. So, doon ako kumukuha ng design, pero ibang kulay lang siya. So, ito yung itsura niya dati, yung sa Pinterest na kinuhanan ko. Ayan, ipa-flash ko dito kung ano yung itsura nung pinagayahan ko. Pero, iba lang yung dito niya since, yun nga, gusto kong ganito, may texture. Dito kasi sa Pinterest, is plain lang siya. And then, yung dito, yung color dito is binagay ko na lang din siya sa color ng theme ng bahay namin. So, ito, kulay gray, yung nilagay kong wallpaper. So, ayan, nasa vlog ko din siya. Kung saan, paano ako naglagay. So, ayan. Then, kung mapapansin nyo naman, ito, ano lang siya. Yan, ginaganyan-ganyan lang namin yung, ano niya, yung ditong side na to.
parang terno siya dito sa tiles, which is ito is Hardiflex naman siya. Ay, hindi siya Hardiflex, ano siya, Shera board lang siya, Shera board, mas mababang klase sa Hardiflex. So, may mga sobra kami doon sa pinaggamitan namin sa Hisame. So, dito ko na lang pinadagay para hindi sayang, para hindi na lang bumili ng bago pa. So, ayan, di ba? Kung may mga excess kayo dyan, huwag nyo lang itapon kasi magagamit nyo yung balang araw. Ayan, katulad nito. Buti na lang hindi, ako, hindi ko tinapon yung mga kapiraso na ganyan. So, ayan. Ganito yung ilaw. Bale, ayan. So, kabuuan ito. So, next naman, dito tayo sa ato. Sa area na to, so yung hugasan namin, kung mapapansin nyo, ganyan siya. So ito yung pinaka-counter, nandito yung hugasan namin. Kaya ako dito pinalagay, which is para hindi kita doon yung kalat if ever man na maraming hugasan. So kung makikita nyo, punta tayo dito sa, ano ah, punta tayo dito sa, ayan. Ayan siya. So hindi makikita if ever maraming nakatambak na mga hugasan. So ganun siya, nandun lang siya sa likodan. Ayan. So, meron akong plant dito. Ito ay, ano siya, indoor plant. So, yan, dito yun yung gripo namin. Tapos, patuluan ng tubig. So, ayan. So, dito yung naglagay kami ng ilaw. So, hindi ko pa nalagyan, hindi pa namin nalagyan yung part na to. Hindi pa ako nakabili. Sa online ko lang din binili yan. Sa Shopee yata yun. Ayan. Tapos, dito naglagay ako ng verse, color black, para mag-blend lang din yung kulay niya. Tapos, ayan siya yung, ito, lagayan ko ng tayo dito, asukal, ng kape, tapos ng ano, tayo dito, ng daming langgam, oh. Tiglanggam kasi ngayon. Tapos, ito siya, yung aming shelves naman. Aming cabinet pala. So, dito, lagayan ng mga plato, ng mga excess. Ayan siya. So, tapos, dito naman, sa mga groceries. Ayan, kung makikita niyan, mga groceries. Tapos yun, mga baso naman sa taas. So, dito ko siya nilalagay. Then, dito naman sa kabilang side. Dito naman yung mga condiments sa pagluluto naman. So, dito ko siya nilagay kasi dito yung kalan ko. Ayan yung kalan ko. So, at least, pag magtitimpla ka, so, nandiyan na siya malapit lang. Very accessible. Hindi na ako yung lalakad pa. Nandito na din nilagay yung mga sandok para at least pag, ano, diba, easy to, ano, na access. So, ayan siya. So, balak pa ako maglagay ng ganyan kasi sayang yung space bandang taas. So, balak po magpalagay ng isa pang ano dyan, yung shelf dyan. Tapos, doon naman sa taas, wait lang kasi hindi ko abot. Wait lang ah. Ayan, doon naman sa taas, ano lang siya, Tupperware, kung ano-ano lang, mga excess na ano lang siya. Ayan, mga kung ano-ano lang. And then, dito sa taas na exhaust fan, ito, mga ano lang din siya, Tupperware. Ayan, kalat pa, hindi ko pa nakayos. Ayan lang siya. So, ayan. And then, dito naman sa babang part. Yan, dito sa babang part, dito ako naglagay ng basurahan. Para at least yung basurahan ko is nakatago. So, dyan sa side na yan. Tapos, dito naman, yung mga kaldero. Don't worry kasi may, ano siya, may division doon. So, hindi naman ano yung basura. So, bukod naman talaga yung basura doon. So, dito, ayan. Lagay ng mga kaldero. Tapos dito naman sa side na to, dito ko nilalagay yung bigas. Ayan yung mga, may rice cooker na luma. So, ganyan lang siya. Ayan. Ang ginawa ko pala is, hindi ko na pinalagyan ng division doon sa loob. Para at least yung, ano siya, yung space na ma-maximize mo. So, diretsong ganun siya. Wala ng harang. So, ayan. Next naman is, dito sa baba, dito naman ako naglagay ng mga baso. Ayan, ng pull out, na mga, ayan. So, tatlo lang naman kami. Ayan. So, ganito lang siya. Ayan. Ganyan lang siya. Tapos, dito, lagay ng mga sandok. Ayan. Sa pag nag-bake ako. So, ganyan lang siya. Malapit lang din siya dito. Ayan. So, para pag nagluto ako, mabilis lang. Dito naman, mga Tupperware lang. Ayan. Tapos, dito naman, mga pang... Ayan. Lagayan ng mga kung ano-ano lang. Tapos, dito naman is, yan, dito ko nilagay yung tanke ko. Para safe din siya. So, ayan. Tapos, dito na yung aking lutuan. So, ayan siya. So, ito, nabili ko lang din to. Nasa ano lang to? 299. Itong Boston Bay. Okay naman so far yung brand na to. So, hindi siya ganun kakilala. Kasi, ano lang, mumurahin lang naman kasi yan. Tapos, ito,
Yan, ito yung aking lutuan. Ang pangalan nito ay... Anong pangalan nito? Ayan, ano siya? Ariston. Nabili ko siya sa... Nabili ko to sa Robinsons. Nasa 34. Naka-sale na siya. Nakasa, 32 naka-sale na kasi. So, ano siya? Ayan. Dito na rin ako nagbe-bake. So, maganda siya gamitin. Sulit na sulit. Matipid sa gas. Oops, sorry. Ayan. But of course, meron ako ditong lumang ano, kawali. Ayan. DIY lang din siya. So, inako na lang. Inalagyan ko na lang ng spray paint. Tapos, ayan, gantong ganyan. Nilagay ko dyan. Nag-print lang ako. So, ayan, diba? Ang cute. O, diba? Napakinabangan din yung lumang kawali. So, ayan. So, far, yan na lang naman. So, dito sa area na to, ayan, gusto ko kasi na, yun nga, sinabi ko na nga na nandito lang yung lababo ko. At least, pag nagpatong-patong yung hugasan dyan, hindi siya nakikita dun sa sala banda. So, dito, ganyan pa rin siya. Ayan, so, parang malinis lang tignan. Nga pala, itong, ako, itong cabinet ko na to, hindi siya modular, actually. So, mukha lang siyang modular. Ito yung gustong-gusto kong cabinet. So, which is, naghanap din ako ng design sa, ano, Pinterest. So, gusto ko yung design na ganito. Ganito talaga siya. Eh, nagtanong ako sa Facebook. Super mahal. Super mahal talaga. As in, 60,000. Iba nga na sa 100. Depende pa. Ayan, kung ipaano ko yan. Yan, buong yan. Mahal talaga. So, ang ginawa ko, since yung labor is Pacquiao, yung nagpagawa ko ng bahay dito, ako na sa materialis. Ito nga pala yung continuous handle, kung tatawagin. Parang C-type, ito. Ayan, ito siya. Isang ano siya, isang mahaba ang bili ko niya, nasa 799 lang sa Lazada din. So, ilagay ko din sa description below yung ano, link kung saan ko siya nabili. Ayan, isang haba siya ng ano, yung bakal na kabilya. Ayan, so 799 ang bili ko nito. So, isang buong mahaba siya. Dalawa ang binili ko, isa sa taas, then isa sa baba. So, kung mapapansin nyo yung dito niya, is ganito lang. So, dapat ang plano ko yan is buo talaga. Is since nagkulang ako ng ganyan. So, ayan, nagkulang yung isang buong ganyan ko. Yung isang ganyan. So, buti na lang, nagsuggest din yung manggagawa. Ano, ganito na lang daw ang gawin. So, ayan, okay naman din siya. So, satisfied din naman ako. At least, kasi ang natira na lang is ganito, isang buong ganyan. So, pag pinagdugtong mo yan, parang isang ganito lang siya. Isang ganyan lang. So, ang ginawa na lang para lahat is malagyan. Pantay-pantay. So, ibang sabagay, ano lang naman siya. Drawer naman siya. So, siya yung kakaiba. Is, kaya ginawa na lang is ganyan na lang siya. Tatlo. Ayan. So, so far, ito yung aking kitchen. So, napakasmo. Ano ko, yung space nito is maliit lang siya. Hindi siya ganun kalakihang space talaga para sa kitchen. Ayan. Dito naman sa bandang to, dito ko nilagay yung aming tubigan, inuman, para pagka nagluto din, kunyari, kailangan ko ng tubig. So, ayan. Easy lang din siya to access. Tapos dito ko nalagay yung ref. Ayan. Yung sa ref ko. Ito yung nabili ko nga pala, joiner, sa remembrance ko sa online job ko. Ayan siya. Ang bili ko nito, na-cash ko sa 26,000. Diba? Cute siya. So, tingnan lang natin yung loob. Pasensya na kayo, medyo walang laman yung ref. So, ayan lang siya. Ganun ang ano niya. May tatlong shelves dito. Gaya ng itlog. Ayan. Tapos ganito, lagayan ng gulay, lagayan ng mga isda. If ever gusto mo ng ano, ito, dito mo na nilagay. Tapos, yan. Tapos dito naman sa baba, dito na yung freezer. So, hindi ako nag-stock gaano ng pagkain dito kasi gusto ko medyo fresh. So, yan, tatlo siya. So, walang laman yung ref namin. Pasensya na. Quick lang naman to. So, yan. Naglagay na rin ako ng CC plant dito para meron siyang buhay pa rin. So far, ganyan lang siya yung ano namin, kitchen. As in, maliit lang. Diba? Maliit lang siya. Pero, gusto ko kasi kahit na maliit lang, medyo modernized ng konti. Yan. So nga pala, dito sa side, sa kabilang side. Yan, dito naman sa kabilang side na to, dito naman yung aking dining area. Yan, so makikita nyo. Itong ano na to, ayan, binago lang namin ng pintura yan. Kulay brown yan dati. Diba, ang cute na niya. Then, itong gold na to, dinikit ko lang din siya. Ito, bumili na ako ng gold tape sa Lazada. So, dinikit ko yan. Yan siya. Ibang cute, mukhang sosyalin, pero hindi naman. Okay, ganyan lang siya, maliit lang. Ito lang yung part ng dining namin. Ayan, kung makikita nyo, dining dito. Tapos, ayan lang, kitchen. So, ganyan lang siya. So, maliit lang na space, pero at least naman,
natutuwa lang ako sa outcome nung nagpagawa kami. At least pulido naman siyang ganun. So, ako na din ang nag-design ng ano dito sa... Ito nga, pati dito. So, buti na lang yung mga gagawa is... ano sila? Sumusunod naman din sa ano ko. Sumusunod sa suggestions ko. Yan. So, bali, ito, tsaka yun. Ayan, mag-eterno sila. So, black lang yung counter ko. Ayan. So, diba? So, ayan guys. Hope you like this video. At yun nga, ang tips ko sa inyo ay kung magpagawa kayo ng cabinet. So, ayan. Ito nga pala, nalimutan kong sabihin. Ano siya, plywood lang to. Plywood lang siya, guys. Ano siya, yung local, Santa Clara, yung pangalan. Hindi siya yung plywood na ordinary lang, ha. Yung magandang klase para pang matagalan din siya. So, ayan. So, ang halaga nun is nasa 1,2 to 1,4 yung nag-range. Kasi pag nagpagawa kayo ng modular, ang mahal, 60,000. So, magkano na nagastos ko dito? Ilang ano lang to? Ilang plywood lang to? Siguro nasa tatlo lang. Tatlong plywood lang. O, 1,2. Ang bili ko kasi is 1,2. 1,2 times 3 is nasa 3,6. So, yun. 3,6 to. Tapos, itong handle na to, yung continuous handle na type C, nasa 799 or 800 na kumbaga. So, 169 siya. Tapos, ito. Itong ganito, ang bili ko lang is 1,030 to isang box. Nakabili ako, apat na box. Ayan, 4 boxes ang nabili ko. Dito naman, ang nabili ko lang naman dito is 2 boxes. Mm-mm. So, diba, kaysa naman magpagawa ka ng modular is napakamahal talaga. Abutin ng 60, which is kung yun lang naman pala ang gagawin mo, pwede ka naman magkaroon ng gantong cabinet na ano lang naman, plywood lang pala, tapos diba, ang murang hindi kaabot ng 60,000. So, kayang-kaya naman i-achieve. So, mapapansin nyo yung gold pala dito. Ayan, gold siya. Kung makikita nyo dyan, dinikit ko lang din to dito. So, yan. Nakikitan lang kasi ako. So, yun lang guys. Hope you like this video sa aking small modern kitchen. So, mga tip ko sa inyo, once na nagpagawa kayo ng cabinet sa taas, so, katulad dito, ang height ko lang is nasa 5 flat. So, kung makikita nyo, abot ko. So, mag-ask kayo sa manggagawa kung ano yung standard size ng para sa cabinet sa taas. So, huwag kayong magpagawa ng cabinet na yung mataas. Dapat estimate nyo din na paano pag mababa yung ano, magluluto. Yung, di ba, kunyari, hindi naman, katulad ko, hindi naman ako matangkad. So, at least, ako kasi ang lagi sa kusina. So, ayan, na-access ko siya ng mabilisan. So, hindi ko na kailangan pa. Ganyan, yung tipong, alam mo yung pahirapan muna bago ka makakuha ng, ano, ng asin. So, para hindi ka na dito maglagay ng mga condiments, so dito na sa loob ng cabinet. Ayan, so huwag masyadong mataas yung cabinet. Yun yung tip ko lang para sa inyo. Tapos, dito din, kung makikita nyo, hanggang dito lang. So actually, may standard size yan eh. So tinanong ko kasi yung gumagawa dito, sabi ko, uy, ano ba yung standard size na, or ay, standard height, size ako ng size. Ano ba yung standard na height para sa lababo? So sila naman, nakakaalam naman sila. So, tanungin nyo yung magagawa. Pero minsan may ibang gumagawa na hanggang dito yung ginagawa, tapos napakataas yung cabinet. Pero kayo na mismo yung magsabi sa, ano, kung alam nyo naman na yung gumagawa is hindi ganun ka knowledgeable. So, kayo na mismo yung may-ari. Kasi kayo na nandito eh. Kayong nasa bahay eh. Kayong laging gumagamit eh. So, katulad nito, sinabi ko talaga na huwag masyadong mataas kasi gusto ko yung ano lang siya yan. Tsaka hindi naman siya nakakatama dito kasi hindi naman siya level dito. So, papasok pa rin siya. Ayan, kung makikita nyo. Ayan. Ito. Tapos, ganito siya. So, hindi siya yung, ano, hindi siya yung delikado. Yung tinatag niyan. Hindi siya delikado. So, ganun lang siya. So, yun na yung tip ko. So, hindi din ganun ka taas yung sa dito. Para at least, kung naghiwa ka or naghugas ka, hindi nakakangalay sa kamay. So, yun. Basta yung standard na height lang yung anuhin nyo. Sabihin nyo doon sa mga gawa. So, para maging useful yung mga cabinets, hindi masasayang. Kasi kahit dito, yung dito naman medyo mataas sa akin, pero at least pagka tumingkayad ako, naabot ko pa din. Hindi ko na kailangan ng patungan ito. So, diba? Para pag nagmadalian, so, mabilis lang siyang maabot. So, ganun lang naman. So, tip ko lang na, ano. So, pero nasa sa inyo na yan. Pero kung matangkad naman kayo, lagi na sa bahay, so,
it's up to you pa din. So, pero kung medyo yun nga, yung katulad ko sa ako na hindi naman katangkaran, at syempre ito tayo sa Pilipinas, hindi naman talaga yung mga 6-footer lagi. So, yung ano na lang, yung mas ka-level, yung kung matangkad ang pipwesto dito, yan, nangyari, tubing kayad ako, ganyan ka, ano yung matangkad yung pipwesto dito. So, ayan, na-access pa rin. Ano pa din naman siya. Mas madaling kuhanin, mas madali siyang, ano, mas madaling, yan, mas madali. So, ayan, so, yun lang po. So, thank you so much, and I hope you like this video, and I hope you enjoy. So, hello! Tingnan mo. Hello, yung itsura niya, kumain ng chocolate, tingnan mo. Dungis. And so, I hope you like this video. So, please do subscribe my channel, Juen Mobs. So, subscribe my channel, Juen Mobs. And please click the notification bell for more updates sa bagong videos na mga i-upload ko. Okay? Bye-bye! See you next time!